Daluyan ng karunungan, pandayan ng kahusayan, pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Edu, aksyon, Pilipino. Filipino. Magandang araw muli at masayang pagkikinig mga ginigiliw na mag-aaral. Ito muli ang paaralang panradyo na laging umaagapay sa inyong pagkatuto. Ito ang asignaturang Filipino para sa ikalawang baitang. Ako ang inyong guro sa radyo, ginang Catherine Joy Plactao Cristobal na nagpapaalalang maging handa, tumutok at makinig. Mga bata, subukin muna natin ang inyong kakayahan. Makinig at babasahin ko ang balita tungkol sa COVID-19. Pakinggan at unawain mabuti. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin! Ano ang COVID-19? Ang COVID-19 ay isang klase ng virus na nagdudulot ng lagnat at sa ilang kaso ay nagiging sanhi ng malalang sakit sa baga o paghinga o tinatawag na SARS o Severe Acute Respiratory Syndrome. Madalas maging sintomas ng mga viral infection na ganito ang pagkakaroon ng mataas na temperatura ng katawan o lagnat, pagkakasakit ng katawan o kasukasuan, sore throat at malalang sipon at pag-ubo. Sa halos lahat ng kaso, tumatagal ito ng ilang araw bago mawala. Nakikipagtulungan na ang kagawaran ng kalusugan sa World Health Organization upang matuklasan ang lunas sa virus na ito. Batay sa narinig, alamin kung ideya, damdamin o reaksyon ang pangungusap sa bawat bilang. Unang bilang, ang COVID-19 ay nakakahawang sakit. Ito ba ay ideya, damdamin o reaksyon? Tama! Ito ay isang ideya. Ikalawang bilang, umisip agad ng gamot ang World Health Organization upang malunasan ito. Ang pangungusap ay isang reaksyon. Magaling! Ikatlong bilang, kapag naagapan ang pagkalat ng virus, matutuwa ang lahat. Mahusay! Damdamin nga ang sagot! Ikaapat na bilang, ang COVID-19 ay may mga sintomas gaya ng hubo, sipon, sore throat at pananakit ng katawan. Tumpak! Ang pangungusap ay isang ideya. Ikalimang bilang, magkaroon ng disiplina ang bawat isa at magiging maayos ang lahat. Mahusay! Ang pangungusap na ito ay isang reaksyon. Palakpakan ang sarili. Ang inyong pagsagot sa subukin ay nagpapakita lamang ng magandang reaksyon sa iyong pakikinig sa Radyo Eskwela. Natutuwa ang damdamin ko. Sa pagpapatuloy ng araling ito, kailangan din ang iyong ideya. Handa ka namang ipagpatuloy ang aralin? Ngayon naman ay ating balikan ang nakaraang aralin. Unawain at pakinggang mabuti ang kwentong babasahin ko. Ang kwento ay pinamagatang Mabuti na lang ni Arceli V. Balmeo. Nasa ikalawang baitang na si Christian ngayong pasukan. Nakapag-online enrollment na rin siya. Natutuwa si Christian sapagkat makikita niya ulit ang dating mga kaklase. Subalit, nabalitaan niya na bawal pa rin ang face-to-face. Nanay, paano po ang gagawin ko? Hindi po pala papapasukin ang mga bata sa paaralan. Tanong ni Christian habang nasa kusina sila ng kanyang nanay.
Alam mo anak, hindi man kayo papasok sa paaralan ay may inihandang programa ang gobyerno para patuloy pa rin na makapag-aral ang mga batang tulad mo. Sagot ni Aling Trining. Tulad na lang ng pagbibigay ng mga module na sasagutan ng mga bata. Siyempre, kaagapay kaming magulang para matulungan kayo. Dagdag pa nito. Ah, kaya pala, isa si Ma'am Arcelis sumusulat ng mga module. Mabuti na lang. Marami ang nagtutulong-tulong at gumagawa ng paraan para matulungan kami. Manghang wika niya. Naunawaan ba ang kwento? Sagutin natin ang mga katanungan. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Si Christian ang pangunahing tauhan. Mahusay! Anong damdamin ang naramdaman ni Christian? Tama! Nag-aalala siya kung paano matutulungan ang mga bata. Ano naman ang naging suliranin sa kwento? Tama! Kung paano kaya matulungan ang mga bata sa pag-aaral? Paano nasolusyonan ang kanyang suliranin? Mahusay! Magbibigay ng module sa mga mag-aaral. Kaya, bigyang halaga ang module sa pag-aaral mga bata. Panghuling tanong, saan naganap ang kwento? Magaling! Naganap ang kwento sa kusina ni Aling Tri. Magagaling kayong lahat sa pagsagot mga bata dahil nakinig kayong mabuti sa kwento. Patuloy ang inyong pakikinig sa bago nating aralin. Handa ka na bang makinig sa bago nating aralin? Ilabas ang Filipino 2 Module 6 para sa inyong gabay. Ating tuklasin ang bago nating aralin tungkol sa pagpapahayag ng sariling ideya, damdamin at reaksyon. Ang ideya ay anumang pananaw o puro-puro na nangyayari sa isip, bunga ng pag-unawa sa narinig o nabasa. Ang damdamin ay ang nararamdaman ng isang tao sa tuwing may naririnig, nababasa o nakikitang isang pangyayari. Samantala, ang reaksyon ay pagbibigay ng hatol o pasya sa kawastuhan at kahusayan ng isang napakinggan o nabasa. Upang mas lalong malinaw ang pagkaunawa, pakinggan ang babasahin kong kwento at aalamin natin kung ano ang ideya, damdamin at reaksyon. Ngayon ay babasahin ko na ang maikling kwento. Kailangan mo lamang makinig at unawain mabuti upang masagot ang kasunod na katanungan. Ang pamagat ng kwento ay Madali Lang Pala, akda ni Arcely V. Balneo. Isang hapon, sa loob ng silid-aralan, ay masayang nagtuturo si Ginang Valdez sa kanyang mga estudyante, kabilang na si Jojo. Bago matapos ang klase, ay pinag-uusapan nila kung paano gawin ang kanilang proyektong mangangailangan ng pananaliksik o research. Napansin ni Ginang Valdez na parang gustong magtanong ni Jojo, kaya inunahan niya ito. Madali kayong magre-research, lalo na kung may cellphone ka, Jojo. Sabi ni Ginang Valdez. Mayroon naman po. Iniregalo po sa akin ng nanay ko nung huling kararawan ko. Kaya lang po ay pinag-aaralan ko pa kung paano ito gamitin. Sagot ni Jojo. Ipinakita ni Ginang Valdez ang kanyang cellphone kay Jojo. Itinuro niya rito kung paano ito gamitin lalo na sa pagre-research upang higit nitong maintindihan ang kanyang sinasabi. Ah!
Akala ko po kasi ay mahirap mag-search sa Google. Nakangiting wika ni Jojo. Maraming salamat po, ma'am. Dagdag pa nito. Walang anuman. Tugon ni Kinang Valdez. Hayan mga bata! Tapos na ulit ang kwentuhan natin. Ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang tanong, ano ang ideya mo sa kwento? Ang pagpipilian ay A. Ang kahalagahan ng cellphone. B. Bumili ng bagong cellphone. C. Laging gamitin ang cellphone. D. Hindi kailangan ang cellphone. Ang ideya sa kwento ay ang kahalagahan ng cellphone. Tama ang iyong pag-unawa sa narinig na kwento. Magaling! Ikalawang tanong. Ano ang naging damdamin mo sa kwento? A. Naiinis. B. Nagulat. C. Masaya. D. Malungkot. Wow! Masayang iyong damdamin. Tama ang iyong naramdaman tungkol sa kwentong iyong narinig. Magaling! Ikatlong tanong. Ano ang naging reaksyon mo sa kwento? A. Masama ang tumulong sa kapwa. B. Mahalaga ang tumulong sa kapwa. C. Hindi tinutulungan ang kapwa. D. Mahirap tumulong sa kapwa. Ang tamang sagot ay mahalaga ang tumulong sa kapwa. Wastong uli ang iyong reaksyon o pasya sa narinig na kwento. Ngayon naman ay ating suriin ang tulang babasahin ko. Ang pamagat ay Kumain ng Gulay. Akdani, Arceli V. Balmeo. Pagkain ng gulay ay hindi ko hilig. Tulad ng ampalayang pagkapait-pait. Bakit ba inay ako'y pinipilit? Kapag tinikmat ko'y ako'y namimilipit. Dapat anak, gulay ay iyong tikman upang paglaki mo ay iyong malaman. Gulay na ayaw mo sa hapagkainan, masustansya pala pero hindi mo alam. Sige po inay ko, gulay ay kakainin. Dapat lang na payo mo'y laging susundin. Gulay na masustansya'y aking kakainin upang mapabutit kalusugan namin. Ano ang ideya mo sa tula? A. Ang pagkain ng gulay. B. Ang masusustansyang gulay. C. Ang berdeng gulay. D. Ang gulay ay may bitamina. Ang sagot ay letra A, ang pagkain ng gulay. Ano naman ang damdamin mo sa tula? A. Naiinis. B. Nagulat. C. Malungkot. D. Natutuwa. Wow! Natutuwa ang iyong damdamin. Tama yan! Ano naman ang reaksyon mo sa tula? A. Masama ang dulot sa katawan ng pagkain ng gulay. B. Mainam sa katawan ang gulay. C. Masarap kainin ang ampalaya. D. Lulusog kapag iniwasan ang gulay. Tama ka nga! Mainam sa katawan ang gulay. Kaya, kumain tayo palagi ng gulay. Napakahusay nyo mga bata! Dumako na tayo sa pagyamanin. Buklatin ang iyong module. Babasa muli ako ng tula. Huwag magsawa sa pakikinig.
Unawaing mabuti ang tula at sagutan ang sumunod na tanong. Ang pamagat ay ang mag-anak. Akda ni Arceli V. Palmeo. Si ama ang haligi ng tahanan. Tunay na maraming alam sa trabaho at pag-ayos ng kasangkapan, bakod, upuan at kahit sirang hagdan. Ilaw naman ang aming nanay. Yan ang turing at tunay na tunay. Pag-aalaga sa mga anak na walang humpay. Kahit pa sa buhay niya'y sa amin ibibigay. Mga bituin kung kami ituring. Kaming mga anak ang nagbibigay ningning. Pagod sa trabaho kung magulang ay dumarating, isang halik lang namin, sila'y gumagaling. Malinaw ba ang tula? Sagutin ang mga tanong. Ano ang ideya mo sa tula? A. Importante ang pamilya. B. Magulo ang pamilya. C. Hiwa-hiwalay ang pamilya. D. Hindi mahalaga ang pamilya. Ang sagot ay letra A. Tama! Importante ang pamilya. Ano ang damdamin mo sa tula? A. Malungkot. B. Nagulat. C. Nabigla. D. Masaya. Ang dapat na damdamin sa tula ay masaya. Tumpak. Letra D. Ano ang reaksyon mo sa tula? A. Tulong-tulong ang mag-anak. B. Igalang ang bawat kasapi. C. Mahalin mo pamilya mo. D. Ipagmalaki si tatay. Ang sagot ay letra C. Tama! Mahalin mo pamilya mo. Dumako na tayo sa pinatnubayang pagtatasa 1. Pakinggan at unawain ang tugma at sagutin ang kasunod na katanungan. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo sa pagsagot. Unang tugma, puti ang sampagita, dilaw ang tsampaka, pula ang gumamela, lahat ay magaganda. Ano ang iyong naging damdamin sa tugma? Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ikalawang tugma. Ako si Cepilio, kaibigan ninyo. Pinatitibay ko mga ngipin ninyo. Ano ang iyong ideya sa tugma? Ikatlong tugma. Tingnan mo ang pulis trapiko. Nakasisiyang malasin, senyas niya ay sundin. Ano ang iyong reaksyon sa tugma? Ika-apat na tugma. Ang bunsong si Neneng, tuwa naming lahat. Kapag humahalakhak, kami nagagala. Ano ang iyong damdamin sa tugma? Ikalimang tugma. Ako ay si Pio, mahilig sa repolyo. Kahit ako ay may polyo, masayahing bata ako. Ano ang iyong damdamin sa tugma? Nasagutan mo ba ng tama? Mahusay kung ganon. Ngayon naman ay sagutan mo ang pinatnubayang pagtatasa 2. Tulad ng pagsagot sa pagtatasa 1, anumang oras ang nais mong ipagpatuloy ito. Ang mahalaga ay matapos mo ang bawat gawain sa iyong module. Ngayon ay malaya na kayong magsanay upang lalong maunawaan ang aralin. Gawin ang malayang pagsasanay 1. Magbabasa ako ng teksto. Unawain mo ito at ipahayag ang iyong sariling ideya, damdamin o reaksyon. Malinaw ba ang gagawin, mga bata? Makinig sa tekstong babasahin ko. Ilan sa magagandang ugali ng mga Pilipino ang pagiging mabait at magalang.
Kapag nagbilin sa atin ang ating magulang, dapat natin itong tandaan. Kung tayo ay may kausap na mas matanda, dapat silang igalang. Gayun din, pag may nakasalubong sa daan, bumati ng magandang umaga, tanghali at gabi man. Tayong mga Pilipino ay nagpapaalam kung tayo'y aalis o may pupuntahan. Sorry po kung nakakasakit at nakikiraan kapag madadaan sa nag-uusap. Ang mga Pilipino nga ay tunay na magagalang. Naunawaan ba ang teksto? Kung naunawaan ang teksto, isulat sa inyong sagutang papel kung ano ang iyong ideya, damdamin at reaksyon. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Tayo sa pag-aaral ng ating aralin. Ngayon ay malaya mo nang sagutin ang malayang pagtatasa 1. Ipahayag ang sariling ideya, damdamin o reaksyon tungkol sa tekstong babasahin ko. Sadyang mapagmahal ang mga tao sa mga alaga nilang hayop, lalo na kung ito ay aso. Tapat na alaga ito ng tao. Matyaga itong nagbabantay ng bahay. Kaagad itong tumatahol kapag may ibang taong pumapasok sa bahay ng kanyang amo. Sabi nga ng matatanda, sinasagip ng aso ang buhay ng mga taong mahal nito. Ano ang iyong ideya sa teksto? Ano naman ang iyong damdamin? At ano naman ang iyong reaksyon? Isulat ito sa iyong sagutang papel. Pumalakpak na kung natapos mo ng sagutan? Upang mahasa ang isip sa pagsagot, gawin ang malayang pagtatasa 2. Anumang oras na nais mong ipagpatuloy ito. Sa bawat aralin ay kailangang isa-isip lahat ng napag-aralan. Sa aralin ngayong araw, sagutan ang isa-isip na nasa pahina 8 ng Filipino 2, Module 6. Ang panuto ay, piliin sa loob ng kahon ang sagot sa mga patlang. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang pagpipilian sa kahon ay, damdamin, reaksyon, ideya, pasya, at nabasa. Inuulit ko, ang pagpipilian ay damdamin, reaksyon, ideya, pasya, at nabasa. Narito ang sasagutin. Ang patlang ay anumang pananaw o kuro-kuro na nangyayari sa isip, bunga ng pag-unawa sa narinig o patlang. Ang patlang ay ang nararamdaman ng isang tao sa tuwing may naririnig, nababasa o nakikitang isang pangyayari. Samantala, ang patlang ay pagbibigay ng hatol o patlang sa kawastuhan at kahusayan ng isang napakinggan o nabasa. Naunawaan ba? Babasahin ko ang tamang sagot at suriin mo kung tatugma sa iyong sagot. Narito ang tamang sagot. Ang ideya ay anumang pananaw o kuro-kuro
na nangyayari sa isip, bunga ng pag-unawa sa narinig o nabasa. Ang damdamin ay ang nararamdaman ng isang tao sa tuwing may naririnig, nababasa o nakikitang isang pangyayari. Samantala, ang reaksyon ay pagbibigay ng hatol o pasya sa kawastuhan at kahusayan ng isang napakinggan o nabasa. Tugma kaya ito sa inyong sagot? Kung tugma nga ito, ibig sabihin ay malinaw mo mang naintindihan ang ibig sabihin ng ideya, damdamin at reaksyon. Alam mo na rin ang gamit nito sa bawat sitwasyong makikita o mababasa mo. Sumangguni sa Module 6 sa pahina 20. Ang gagawin mo ay makinig at unawain at ipahayag ang iyong sariling ideya, damdamin at reaksyon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Handa ka na ba? Ang pamagat ay ang alamat ng pinatubo. May isang dato sa kaharian ng Masindok. Minsan, kinausap siya ng isa sa mga konseho ng matatanda, si Tandang Limay, kung bakit siya ay malungkot. Ikinwento ng dato ang kanyang kabataan, kung saan sa bundok na kanyang kinalakihan ay doon siya nangangaso, namamana at nakahuhuli ng baboy ramo para sa pagkain ng kanyang pamilya. Kilalang kilala ang dato noong kabataan niya sa ganitong gawain. Ngunit, ngayon, siya ay mahina na at wala na ring lakas. Naging usap-usapan sa buong kaharian ang suliranin ng dato. Samantala, isang matandang salamangkero ang nagkakagusto sa prinsesa ng Masindok, si Prinsesa Alindaya. Subalit, ayaw ng prinsesa rito. Nakipagkasundo ang dato sa salamangkero na kung mabibigyan nito ng solusyon ang kanyang suliranin, ay ipapakasal niya ang prinsesa rito. Sinabing suliranin ay ipapakasal niya ang prinsesa rito. Sinabi, kapatagan ng Masindok ng bundok na malapit sa palasyo upang ang dato ay muling makapangaso. Isang batong mutya ang ibinao ng salamangkero. Di nagtagal ay tumaas at lumaki ito hanggang naging isang bundok. Dahil dito, kailangang ipakasal ng dato si Prinsesa Alindaya sa salamangkero. Subalit, hindi ito nangyari sapagkat nagkasakit ang prinsesa. Sa sama ng loob ay hindi napansin ng salamangkero na palaki na pala ng palaki ang bundok na kanyang pinatubo. Marami na ang naperbisyo, kaya binawian ng buhay ang salamangkero. Pero patuloy pa rin ito sa pagtubo. Nabalitaan ito ni Prinsipe Malakas mula sa Pangasinan na may taglay ng kakaibang lakas. Binunot niya ang pinatubo ng salamangkero na parang isang maliit na punong kahoy lamang. Dahil sa pagkabighani sa isa't isa, si Prinsipe Malakas at Prinsesa Alindaya ay nagpakasal na rin. Mula noon ay muling bumalik ang saya sa kaharian. Samantala, ang buwang na nilikha ng pagkakabunot ng puno ay naging isang lawa. Buhat noon, tinawag itong Lawa ni Alindaya. Dahil sa kagandahan na naging dahilan ng pagkakaroon ng bundok na pinatubo. Malinaw ba ang pagkakabasa ng alamat? Hayan, at natapos na muli ang ating aralin tungkol sa pagpapahayag ng ideya, damdamin at reaksyon. Para sa iyong karagdagang gawain, ipahayag ang iyong ideya, damdamin at reaksyon sa iyong maririnig o mababasa na kwento, alamat o tula. Sa ngalan ng aming scriptwriter na si Ginang Maria Christy B. Labrador at ng buong RBI production team, nag-iiwan po kami ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat.
Hanggang sa muli, paalam! Halina sa Radyo Eskwela!